ito. May special day today dahil ang asawa ko ay nag ayos. Anong gagawin natin, mama? Ngayon, mga bangga, ay tayo ay magpa 40 echo. Yes. Excited ka? Oo, kasi hindi ko ito naranasan eh. Eh, ako nga, hindi ko nakikita yung anak natin lagi. Hindi ko nakikita yung si Lia. Kasi anak, nakakahiya kasi dun sa ultrasound sa'yo. Kaya mamaya, anak, harap ka na, okay? Harap na yung baby boy ni mama. Grabe na baby boy na ako. Bangga. Kapitbahay, nagbabalik na naman tayo sa Takas Babas at Wakanan! What's up sa inyong lahat, mga kapitbahay na nakasubscribe at hindi pa nakapagsubscribe sa channel na to. Today is a very special day dahil si Millie may nginangat na naman. Ayan, pili namin. Mga panyo kung ano-ano. So eto, may special day today dahil ang asawa ko ay nag ayos. Anong gagawin natin, mama? Ngayon, mga bangga, ay tayo ay magpa 40 echo. Yes! Ano ba ang 40 echo, mama? Ang 40 echo, makikita ng mga bangga kung ano at sino kamukha ni Baby Lia. Yes! So magkakaalaman kung mukha ng nanay o ang tatay. Pero sabi nga namin, kahit sino pa ang kamukha ni Lia, dahil binigay siya sa amin ni Lord, sobrang wag thankful. Wag lang si Mama Jandy tsaka si Bumble. So nag-aayos na ako, mga bangga. Hindi ko alam, pero gusto ko talaga nag-aayos ako every I go out. So samahan niyo po kami sa aming pupuntahan ngayon. Ma-babe, ano pa ba gagawin natin to, baby? Mag-shopping mo ba? Sakto pagharap ng camera, shopping yung narinig ko. Depende yan. Pero eto, mga suki, nakita niyo naman, tapos na ako. Kung nakita niyo sa mirror yan sa likod. Pero yung medyo ito yung pinaka-struggle ko ngayon, sabi ko. Nadala na ako sa kanila, pero still... Ito na lang, tapos na sa... Hindi talaga ako sanay na patagal silang kumilos. Sabi ko nga, kapag nagkikilay na silang dalawang magnanay, o kaya nag-ayos na sila ng mukha nila, that's the time na maliligo pa lang ako. Pero until now, lagi pa rin ako nauuna sa kanila. Kasi nga, talagang na-excite kasi ako. Hindi ko alam, simula ng pandemic, basta lahat na may mangyayari, lagi ako na-excite. The point na na-agit ako. Pag na-agit naman ako, doon ang pumapasok yung anxiety ko. Kakaisip-isip ko. Tapos nawawala naman ako ng gana. So, kinokontrol ko yun. Sa mga taong nakaka-experience nito, hindi biro yan. And naiintindihan ko kayo, hindi kayo nag-iisa. Pero kung meron kayong tao makakausap about it, mas maganda. Kasi ako, lagi kong kinakausap ang asawa ko kapag na-agit ako. Na, mami, ito yung nangyari sa akin. Tinutulungan niya ako, pinapakinggan niya lang ako. Hindi niya naman ako inaaway tungkol sa mga nararamdaman ko. Pero hindi niya rin sobrang binavalidate yung mga nasabi ko. Pero tinutulungan niya ako makarecover. Kaya hindi ko binavalidate, mga pangga. Kasi... Tama ba yung, tama ba yung word? Baka hindi kasi validate yung tamang term eh. Hindi... Oo, kasi parang validate, parang dinidead mo lang. I mean, kaya hindi ko masyado pinapansin, mga pangga, kasi siya pa rin at the end of the day yung makakatulong sa sarili niya. So, ang ginagawa niya ay itutulog niya na lang. Yun ang ginagawa niya. So, mas sinutulong ako. Pero pinapakinggan ko siya. So, sa lahat po ng mga may asawa dyan na meron pong anxiety, depression, or may mental health problem, kailangan niyo po talagang makinig. Kailangan niyo makinig, kailangan niyo silang samahan. Hindi para i-correct kung ano yung mga sinasabi nila, pero kailangan nila ng support ninyo at saka prayers ninyo. Yes, malaking bagay yun, guys. Kasi alam naman natin medyo ako lang na-open up to kasi alam nyo yung random bugs na to na dire-diretso na lang to, wala na tong certain na ito ang gagawin, ito yung mapapanood nyo, hindi. Whatever comes out to our mind and our hearts, eh yun yung sinasabi namin. Ano yan, malaking issue yan when it comes to mental health. And I'm actually glad na marami na nagre-recognize nito at hindi nila binabaliwala itong mga bagay na to. Again, hindi to drama, dito basta-bastang kaartihan lang ng isang tao, masyadong sensitive or whatnot, hindi po. Totoo po nangyayari yan. And again, kung kayo ay nakakaranas ng mga ganito, guys, hanap kayo, seek help, kaya niyo magpa-psych or what, go. Kung hindi naman, find a true friend, di ba, mami? Your partner na talagang papakinggan kayo. Kasi once you let it out, mas masarap at na-figure out nyo yung mga bagay-bagay bakit sa inyo nangyayari. So, yun, balik tayo sa pupuntahan natin. Pupunta kami ng SM North ngayon para makita namin si Liam sa 4D and check namin kung sino nga ba ang kamukha niya. Kasi so far, ito pa lang. Ito kasi yung sa kwarto namin. So, meron kaming ganito. Ito yung mga unang months na mga reseta ng asawa ko. Ayan ang 1x1 at 2x2 picture ko. Ayan si Baby Liam.
akin yan. Bakit daw andito yung picture ko? Hindi ko alam sa asawa ko. Ba't niya nilagay dyan yung picture ko? Pero ako happy naman ako nilalagay niya dyan kasi feeling niya kamukha ko si Liam. Pero ako talaga nakikita ko si ano eh, si Mami, si Love talaga yung kamukha ni Liam. But whatever happens, kung sino man yung kamukha, we're just happy na basta healthy si baby at binigay niya siya sa amin. We're excited for the next 2 months, makikita na namin siya. Bibili na kami ng mga gamit-gamit namin dito sa bahay. So, ni-ready ko na rin to, yung isang cabinet na to. Dati punong-puno ng files to, pero hindi ko siya mabuksan kasi yung mga damit ko. Pero blanco na yan. Ready na rin namin tong isang puno ng cabinet, puro mga baby supplies. So, nagre-ready na talaga kami sa pagdating ni Liam. Ang aking ugawa, medyo bibitawan ko siya. Lalagay ko muna sa labas kapag dumating si baby Liam. Pero kapag medyo nakalusot-lusot ng konti, ipapasok ko siya ulit para ma-enjoy namin. Para pag nagpapadede ako or kung nagpapatulog ako kay Liam, nakahiga ako, tapos minamasahe ako. So, pareho kami. Okay. So guys, kita-kita tayo mamaya sa SM North. Tingnan natin kung ano mangyayari. See you! Peace! Okay, so mga kapitbayan, dito na po tayo sa baby bond. Ultrasound. So yun yung asawa ko. So check natin kung ano magiging itsura ni Liam. Magpapaschedule ata dito para at least makuha ka ng yung booking. Pero ayun, tingnan namin ngayon yung rates. Andun yung mga rates, check natin. Eh, let's see kung ano yung tsura ni Liam. Ayan, so kami na ang tinatawag. So papasok na kami sa meeting room. De, joke lang. Ayan, dito. Nak-excited ka ba makita kapatid mo? Yes? Ko yung mga ibang mga mommies po na kumakausap sa akin. Through Instagram, nakita ko to. Yung mga mommies lang na Miss Love, ano yung iniinom mong drinks? Saan mo nabili yung damit mo? Ano yung ginagamit mo sa skincare? Ganon. Tapos may nakita po ko sa kagabi mga madaling araw. Tapos may message ko po siya habang tulog siya. Dad, talika na magpaano. Yeah, exciting! But we want you to enjoy the session. So, talagang papanoorin niyo lang si baby. Tapos kung makikita na po yung face niya. Yes! At saka, buti na lang po lumayan kayo 27 days. Sino ko sino kamukha? Sino kamukha? Kasi dok, debate namin talaga is, dun sa dati kasing, ano ba yun, 3D? 3D. Oh. Siya talaga yung kamukha. Ako happy naman ako. Sabi ko, akin happy ako na kamukha niya si yung baby namin. Okay lang din naman sa akin. Huwag lang makuha yung basarga ko. Yung ilong ko kasi, ano eh, medyo... Say yes po, second. After 15 okay. years. Oh my God! Si ate, and then you'll have... Let's see, ha? Yes, what's the position? Sige po. Medyo makahilig po kasi dumapa yung bata eh. Oh, okay. Guys, ano? Nakaharap mong lovely. Actually, kinausap ko. Yes. Namin siya papanoorin. Yes, abang, oo. Yes. Abang andun si Mami, nakahiga. Excited ka na? Oo, kasi hindi ko to naranasan eh. Ikaw. Eh, ako nga, hindi ko nakikita yung anak natin. Lagi hindi ko nakikita yung si Liam. Kasi mga pangga sa hospital, bawal ang merong kasama. So medyo strict sila dun. Kaya gusto ko rin to para at least kasama silang lahat. So check natin, check natin. So ito na, in-ultrasound na siya. Yep. There is baby Liam. Boy na boy ah. Boy ba to? Opo. Ito yung legs niya ha. Oh, that's so cool. Parang ito yung to. Yung kanyang gender. Ayan. Mahaga natin siya na medyo maalisa siya Nakano sabi mo, nakano sabi mo? Pwede ka siya suotan ng dress. Nakita niya yung pututoy ng kapatid niya. Sabi, so pwede daw ba suotan ng dress? Ano to? Ayan natin siyang mabuhay ng malaya, anak. Ayan siya. Ayan na siya. Yeah. Oh. Ayan siya. Hi, anak. Hi, Liam. Hi, baby boy. Ay, hindi, Mami, ilong mo. Hindi. Usually, kapag boy, sa Mami, nakukuha ang pictures eh. Oo. Ilong ng nanay. Habi sa'yo, kamukha mo, Ma. Kamukha ni Mami. Kamukha mo, Ma. Oo. Oh. Ha? Pangos ng ilong ni Liam. Oo. Oh. Pangos ng ilong. Oo. Oh. Pangos ng ilong, ha? Parang ate, ha? Parang ate, ha? So, andito kami sa kasugsiagan ng paghuli sa mukha ni Liam. Pero, nakadapa! Tambot na lang sa'yo, Liam. Nakahiga siya eh, nakaganon siya. Pero, ang isa masasabi namin, ang mukha ni Mami. Pareho sila ng ate niya ng ano, ng labi. Pareho sila ng labi ng ate niya. Okay, sige. So, chinecheck kasi dahil para at least makuha yung
live video niya na angulo para at least makuha talaga yung mukhang nakadapa ngayon si Liam. Check natin. Sana makisama siya. Ano yung gigigil ako sa kanya? Nako, si Daddy. Ayan siya ngayon, guys. Nakadapa eh. Actually, parang laging ganyan yung posisyon ni Liam. Pag nakukuhaan siya, so bihirang-bihira yung saktong face. Oh, lagi siya nakadapa. Matubig daw kasi siya. Nag-yon siya. Hi, Liam! Hi, Liam! So, ayan, after a few minutes, nag-maharap na si Liam. So, check natin kung makuha natin siya na maayos na video and picture. So, ayan, guys. Dahil talagang hilig ni Liam ang dumapa, hindi namin masyadong makita talaga yung pinaka-HD na capture nung sa mukha niya. Pero, lalakad muna kami, kakain muna kami dito sa mall. Tapos, tingnan natin kapag kaya ng time, babalik kami para ma-check natin kung pwede talagang magpapakita si Liam sa atin. So, again, thank you sa ating Baby Bond Ultrasound. Dito yan sa SM North EDSA sa North Towers. So, punta kayo sa mga expecting moms dyan. Best time daw is around 27 weeks. Parang ganyan. Nasa 27 weeks, the best para makuha and makita yung baby para makuha yung mga features. So, yeah, labas muna kami. Then, balik tayo mamaya, ha? So, guys, naghahanap muna kami ng kakainan dito sa SM North EDSA at Daming tao. Talaga kapag weekend. Siyempre, yun talaga yung time na nakakapagpahinga yung mga tao. Family time. So, lahat nasa mall. So, medyo nahihirapan kaming maghanap ng kakainan. Eh, talagang kinikrave nila is Japanese food. Buti na lang, meron dito sa SM North EDSA ng... Asa yung logo nila? Boteju. Dito sa SM North EDSA. So, dito kami kakain ngayon. Shoutouts to Boteju dahil nagpapadala sila ng food sa akin dati. Tapos nakakatawa lang yung anak ko. Meron siya narinig na bata naglalaro ng lato-lato. Sabi niya, please, tama na. Tama na yung lato-lato na yan. Lato-lato daw. Lato-lato. Lato-lato. So, cute lang. Lato-lato. Kahit sa loob ng mall may naglalato-lato. Ayan, so tingnan natin kung makakain kami dito and then tingnan natin mag-iikot pa si Ikay para sa kanyang recognition niya. So wala pa daw siyang outfit. Hanap kami ng damit niya tsaka ng earphones niya daw na may wire. Tinalang talaga umalis kami ng Sunday. Ang dami niya pala kailangan. Tinataman pa kanina yan. So again guys, kain muna kami tapos balik tayo ng mamaya. So yan ang babanatan natin. Yakisoba. Ano to? Tempura. Meron pa kami kung ano nung mga ino-order. So, check natin. Dad! Hindi mo sinabi. Ano pala to? Yung sinabi, birthday ni JR. Ayan guys, kasi actually, nakakatikim na kami ng Boteju high take home. Pero, ngayon lang talaga yung basically take out namin. Ang kinagandahan lang dito guys, Ubayas, ang wide ng range ng Japanese cuisine nila. So from grill to the curries to the steak that they have, yakisoba, ramen, sushi, sashimi, okonomiyaki, lahat. Ang dami nyong choices. So, matutuwa kayo kasi lahat gusto nyong kainin, makakain nyo. Which, ganun yung nangyari sa amin ngayon. Yun, nakita ko sa kabilang table, meron silang grilled chicken. So, tinanong ko si Ate Jenny. Sabi ko, Ate Jenny, ano yung parang may tusok-tusok doon? Ito yung grilled chicken nila. Chicken yung yakitori. Grabe ganyan, kababata ko yan. Bata pa lang kami. Nalaro kami yung sa baha. Gusto ko na magkasama ng Ate Jenny. Ito na, ayaw nyo maniwala. Kababata ko talaga si Jenny. Ate Jenny, ba? Kababata kami. Asan ganun kami? Bata-bata pa lang kami. Lumalangoy na kami sa baha niyan. Diba? Grabe oh. Ngayon lang kami ulit nagkita eh. Kaya, so, Ate Jenny, pa-take out na kami ah. So this is a mandatory thing that I do for my daughter. To take? Pictures! Picture is a must for my daughter. So I'm the official photographer of the family. The vlogger, the photographer. So hanap kaming spot kung saan makakapag-picture tong anak ko. Kasi gusto niya yung mga magagandang spots na ganyan. So check natin kung saan. Pamukha ito sa mga halamanan. Picture natin siya.
Okay, so mandatory ang pag-pictorial po nila. Dahil napakilala mo na si JR. Okay, papakilala natin. Ay, papakilala po namin mamaya si JR. Ako na pala magpakilala kay JR. So, ayan, mga pangga, si JR, ang aming panganay na lagi namin kasama kung saan-saan. Lagi niyo po yan makikilala. Tsaka na siya mag-face reveal, okay? Tsaka niya na siya mga kausap, mga pangga. Pero ganyan talaga silang dalawang mag-ama. Ganyan sila. So, nagkakaintindihan sila sa mga pictorial. Well, filter. Okay. Wait lang, nagipicture pa sila. Ay. Buti na lang, mga pangga, medyo hindi na siya mahiyain ngayon. Oh. Dati mahiyain yan. Oh, di ba? Oh. Hindi sila magkaintindihan ang dalawa. Yung mga pangga. Habang nag-aantay tayo, kausapin ko muna tong si Liam na magpakita mamaya sa ultrasound. Nakakahiya. Anak, nakakahiya kasi dun sa ultrasound sa'yo. Kaya mamaya, anak, harap ka na, okay? Harap na yung baby boy ni Mama. Grabe na baby boy na ako. Pangga. Yan mga pangga, samahan nyo kami dahil papunta na kami dun after ng pictorial niya. See you! So, ayan guys, balik na tayo. Balik lang tayo dito sa Baby Bond Ultrasound. So, i-check ulit natin kung makakaharap na sa atin si Baby Liam para at least makita natin, ma-pa-frame na natin yung kanyang mga, actually mga first ever pictures niya. So, tingnan natin. So, guys, ayan na si Liam. Nagpakita siya kahit papano. Ayan. Ayan si Liam. Kamukhang-kamukha ng nanay. Yeah. So, ito ngayon kasama sa package na binayaran namin yung mag-picture-picture kami with first family photo namin with Liam. And tapos na ang aking asawa. Come here, mami. Teka natin. Come here, dear ate. Naku, ate na tawag sa'yo na ngayon. At ano, ikay? Ate, come here na. Si Doktora nagpaalog. Doke, okay, salamat po ha. Again, salamat po. You're welcome. So, sa mga Subi Moms, ito po, ini-invite namin kayo dito sa Baby Bond. No? Dito po yan sa SM North Edge, sa North Tower. Tama, sa North Tower siya, third floor. Puntahan niyo po sila dito. The best experience. Thank you so much. Thank you. I just want to thank Miss Lovely for visiting Baby Bond Ultrasound and for all mothers to be there. I hope that you can visit also our clinic. Yes. Thank you. Sobrang sayang experience talaga kasi makikita niyo yung babies niyo na gumagalaw live. Live. Lalo na kapag humihika, bro. Yes, like your baby. Ayan. Again, thank you so much po. Thank you po. Thank you so much po. Kapitbahay. Andito na kami sa bahay. Pasensya na, nakatulog kami pauwi. Medyo napagod lang. Kasi syempre, kahapon, galing kami sa party eh. Galing pa kami sa party, anniversary party ng Bendy's Online Shop and 7 Long Tabor SLT Cosmetic. Parehong labi at saka ng ilong. Yan na yan. Pretty mama. Ayan o. Oh. Ganyan na ganyan na itsura ng anak mo. Pero irritable. Eh, siyempre, sa akin na naman gumagana kapag ma-irita yun. Ito yun. Ayaw siyang ginugulo. Anyway, guys, maraming salamat sa lahat na nanonood itong video na to. Again, sa lahat na hindi pa nakakapag-subscribe, please do subscribe to our channel. Dito lang sa Bendy's yan. Hit nyo yung notification bell para at least updated kayo sa mga videos na lumalabas sa amin every single time na meron kaming video na nagagawa. So, again, maraming salamat. Ako po si Bench. Ako naman po si Lovely. And this is Bendy, the Pangga Stories. Bye! Bye.